United Delivery Riders Association Incorporated. Ito yung nagka-problema mga taga Food Panda. Tama ba? Food Panda. Alamin nga natin, Edmond. Good morning, Edmond. Good morning po, kabayan. Good morning, sir. Oh, sino yung mga nasa likod mo? Kasama ko po. Kasama rider din po, sir. Kayo ba lahat taga Food Panda? Yes po, Food Panda rider po lahat po. Food Panda lang, okay. Unang-una, anong nangyari? Bakit nagkaroon ng parang ganyang problema? Una-una po, sir, hinaing lang po namin is yung sa mababang earnings po. Paano mababang earnings? Paano ba kayo kumikita? Mababang bigayan. Mababang bigayan po. Yung first 3 kilometer po, nasa 29 pesos. Per kilometer pala. Ha, per kilometer. Yes po, sir. Per kilometer. Asan? Natawag nyo? Oo. Okay. Per kilometer, ang bayad sa inyo. Ganun ba? Per distance pay po, sir. Ano? Per distance pay po, distance pay. Distansya, yung itatakbo nyo, ganun? Yes po. Ay, paano nyo malalaman? Yun nga po yung problema namin, sir, kasi wala po talagang exact computation po si Food Panda po. Kaya nga, wala po siyang inorient sa amin o binigay na computation po kung paano kinukuha yung distance pay namin po. Mahirap yun kasi gaya nyo, nakamotor, siyempre iiwas kayo sa traffic o kung saan-saan kayo dadaan, paano masusukat ang kilometrahe nun? Hindi pwede. Yes po. Oh. So, ang sa kanila po kasi sir, parang ruler lang po yung kinukuha nila sir, point to point po yung vendor to customer po. Hindi na nagmamatter sa mapa o sa daanan po. Hindi na iniisip doon kung saan kayo dadaan, basta yung point to point na lang. Ayun, doon kayo na una nagka-problema. Yes po. Okay. So kung magkano ang sa maghapon nakakamagkano kayo? Sa may batching po kami sir, katulad po ng sa amin, batch 4, 600 po, dalawang ship na yan siya sir, kukuhanan pa yan siya ng maintenance ng motor, ng gasolina, ng kakain. Sa inyo lahat yun? Sa inyo lahat? Opo, sa amin lahat po. So magkano ang matitira sa inyo, take home? 200 na lang po, Eroy ko po. Sa bahay po. 200 pesos? Ay, ang hirap ng trabaho nyo, nakikita ko eh. Nag-init. Yes po. Ulan, saka init po. Init. Minsan, hindi kami ini-exempt. Pag lakas ng ulan dito po, bumabaha, hindi kami ini-exempt. Dapat patuloy pa rin yung trabaho namin, sir. Dapat i-deliver pa rin nyo. Yes po. Tapos yung aksidente pa sa daan. Yun nga po, sir. Pag kahit pa-aksidente kami, sir, ang yung pinukumusta pa ng dispatcher sa amin, sir, is yung pagkain, hindi yung rider mismo. Oo. Parang, na-aksidente ka ba? Kamusta yung pagkain? Hindi ikaw? Yes. Grabe naman. Yun po. Kayo ba paano pag ma-i-deliver halimbawa? Umorder ako. Kayo ba ay nagbabayad muna o COD yan? Hindi na po. Bali, pinipick up namin sa vendor po, tapos dinideliver sa customer. Depende po din sa customer kung COD or online payment po. Okay. So, kahapon, binanggit ni Secretary Nandole na naayos na rin ang problema nyo at bumalik na kayo sa trabaho. Iko-correct po namin yun, sir. Hindi pa po kami nagkaayos ng Food Panda management. Sa katunayan po, sa 26 pa po yung schedule namin sa Dole po na maghaharap kami po. Ano yung sinasabi nilang naayos na daw? Ano, may iba-iba pang grupo nyo? Nakabalik na raw eh. Siguro sir, may mga grupo na rider na nabalik yung access. Pero kami sir, yung sa association namin na members, wala pa talagang dialogue. Ayang iba kasi sir, nagpunta ng office, may kapalit po kasi na ilalaglag yung mga leader puno para maibalik yung access nila sir. Meron kayo, mga member din ba niyo yun, yung sinasabi ni Secretary Bellion na nakabalik na? Yes po.
member din ninyo. Yes po. So sila ngayon ang parang sorry ah, parang nagsipsip sa management. Yes po. Yes po. Sila po yung mga nagsipsip sa management, sir. Para makabalik lang. Yes po. Okay. Ay ano na ngayon ang nangyari? So ang dialogue ay sa July 26 pa pala. Yes po, July 26 pa po. Okay. So anong pag-uusapan doon? Yung sinabi mo sa akin problema? Yung mga problema namin una-una, sir, yun, ibalik yung mga access namin nga natanggalan kasi around 43 riders pa kami natanggalan ng access. Bakit? Tapos yung suspendido po hanggang 10 years po, yun po yung... Ah, yun ba yun? 10 years? Grabe naman. Paano sususpendin ka ng 10 years? Isang dekada? Suspendido ka? Ay, grabe, ano? Sa pupanda lang yan, sir. Hindi namin alam kung paano yan nila ginawa. O kaya nga, yun ang dapat pag-usapan din sa Department of Labor. Bakit naman 10 years? Sir. Anong kanilang batayan doon para suspendihin ka ng 10 years? Yung 10 months lang, eh... 10 months lang, eh mahaba na, eh 10 years pa ito. Noong June 8, nakausap daw ninyo ang Food Panda. Anong nangyari? Yes sir, nakausap namin si Sir June 28 si Joe Manahan. Tapos apat na beses na po kami nagkausap niyan, sir. Wala pa talagang tugon o kasagutan sa mga tanong namin kung paano nila kinukompute yung distance pay. Bakit unti-unting lumiliit yung earnings namin? Wala talaga silang sagot doon, sir. Pero so, yung 23 ay binaba pa nila o ano? Dati ba yes, ilan? Meron pang nakatanggap ng 19 peso, sir. 19? Yes po. Ay, grabe pala. Dati ba magkano natatanggap nyo sa per kilometer? Dati kasi sir, ang bigayan po ni Food Panda is 55 pesos per 3 kilometers po. Ang kategorya ninyo, wala naman kayong employee-employer relationship. Bali, freelancer kayo, di ba? Yes po, yun ang sabi nila sir. Sabi nino ng Food Panda? Food Panda. Kasi ang nangyayari kasi sir, monitor po lahat ng mga galaw namin. May evaluation kami. Yung sa GPS namin, minimonitor kami kung nasaan kami. So, ang nangyayari is, manage pa rin nila kami. Nakikita pa rin nila kami kung saan kami pumupunta. So, ang nangyayari is, may employer relationship pa rin ang Food Panda at saka rider, sir. Samantalang freelancer kayo, pero kontrolado pa rin ng Food Panda ang mga kilos nyo. Yes po, yun po, okay. Yun po ang totoo, sir. Okay. Delikado kasi ang inyong trabaho sa daan. Nasa daan kayo. 24/7 kung sakasakali, ano, di ba? Wala yes rin yung mga oras, lalo na sa gabi. Ay kayo ba may insurance kung sakalit maaksidente kayo? Yun po yung isang problema namin, sir. May insurance kami nga 280, Cebuana Lueller, pero hindi namin nagagamit. Sa bakit? Katunayan, sir, may namatay kami na kasamahan. Magdadalawang buwan na, sir, hindi pa binigay ng Cebuana Lueller yung insurance po. Ay bakit daw hindi maibigay ng Cebuana Lueller? Yun po yung problema namin, sir. Maraming requirement hinihingi. Tapos, nandyan na yung requirement. Nasabi pa na approval pa din ng admin. Hindi namin alam, sir, kung kailan ibibigay. Wala talaga. Wala kasi kaming policy na hinahawakan, sir. Basta dinidak lang ni Food Panda yung 280 na insurance sa amin, sir. Kinakaltasan kayo ng Food Panda? Yes po. 280, sir. Tapos wala kayong katibayan na kayo ay insured, ganon? Yes po. Aba, grabe ano. So, matagal na itong nangyayari? Yes po sir, matagal na po. Matagal na. Pero, ano ba yung ginawa ninyo? Paano ba natin matatawag yun? Nag-offline daw kayo. Hindi na kayo tumatanggap ng mga order, ganon? Bali, ganito po ang nangyayari, sir. Nung 14 saka 15 po, bali, hindi lang kami kukuha ng schedule po. Kasi okay, para mag-rest day, magpahinga, kasi sa baba nga po ng earnings. Uh-huh. So, napag-usapan po ng lahat ng rider na hindi kukuha ng schedule. Yung iba, kumuha ng schedule kasi mag-duty. Hindi naman po lahat ng riders hindi kukuha ng schedule.
Sa nung 13 pa lang po ng gabi, kinuha na po nila yung access namin o tinanggal na yung access namin, suspended na kami ng 10 years. 10 years. Binigyan ba kayo ng memorandum na kayo suspendido ng 10 years? May memorandum ba? Wala. Walang parang papel? Parang isang pindutan lang po na kung tanggalin nila yung isang rider, pindot lang sa computer, tanggal na po yung isang rider po. Walang due process, hindi kami pinatawag, wala pong ganun lahat, sir. Pero kayo ba ay walang memorandum na pinadala sa inyo? Sa pagkakasuspendi, walang talaga? Yes po, wala po, sir. Okay. So ito ngayon ang pag-uusapan pagdating sa Department of Labor and Employment. Yes po, sir. Okay. Sige. Tingnan natin. Ipapollow up namin ito sa July 26. Ay, July ano pala yes, ngayon? Po, July 26 po. 26, di ba? Yes po. Sino makakausap nyo? Sana si Secretary mismo. Sana po, sir. Sana. Anyway, aabangan namin yan, Raymond, Edmond, at tatawagan yes, ulit namin ikaw. Pilit namin hinahanap ang Foodpanda para ma-interview, pero sa halip na magpa-interview, binigyan kami ng press statement ng Foodpanda. Yes po. Oo, hindi ko nababasahin. Ang gusto ko, sila magsalita para matanong natin tungkol sa inyong mga reklamo. Yes po. Anyway, sila po magsalita po. Oo, abangan namin yan sa Department of Labor. Good luck sa inyo, ha. Ingat kayo, ha. Salamat po, sir. Salamat po. God bless po. Thank you. Si Edmond Carillo, presidente ng Davao United Delivery Riders Association. Yan yung nagka-problema ho, mga taga-Foodpanda.